Gusto mo rin ba kumita habang nasa bahay ka lang? Alam kong gusto mo yon. So tara, gawa tayo ng Chocolate Mango Graham Float in Cup. Siguradong mabenta at napakadali pang gawin. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka na at pindutin yung notification bell para updated ka sa mga new recipe na i-upload ko. So tara, magsimula na tayo! Una, kakailanganin natin dito ng mangga. So meron ako dito 3 piraso ng mangga. Iniwa ko lang yung magkabila ang pisngi neto at saka ko siya i-chop ng maliliit. So kagaya ng ginagawa ko. So this part is optional. Pwedeng wala, pwede rin meron. Ito kasi yung natira kanina sa buto, so tinanggal ko lang yung laman niya. Sayang naman kung hindi magagamit. At ginawa ko lang siyang mango puree. So blend ko lang siya. So next naman natin gagawin ay ating milk mixture. So this time, gumamit ako ng 1 pack of all-purpose cream. So make sure lang na nakachilled yung ating all-purpose cream, pati na rin yung ating condensed milk. Then, mag-add ng condensed milk. So, dito, kalahati lang ng condensed milk yung aking nagamit dito. So, adjust nyo na lang yung tamis na gusto nyo. So, this time, pwede nyong gayahin yung ginawa ko. Naglagay ako ng crack na ice sa ilalim ng ating mixing bowl. So, ito'y para maging consistent yung thickness ng ating mixture. So, let's assemble. So, gumamit ako dito ng 8-ounce na disposable cup. So, sa first layer natin ay yung ating chocolate syrup. Second layer ay yung ating crushed na graham. Ayan, so flin natin ka lang siya using yung baso ulit. At yung ating third layer naman ay yung mangga. At sunod natin yung ating milk mixture kanina. So, ayan, diba? So, ayan ang dahilan kung bakit ganun ang texture dapat ng ating milk. Para makaform tayo ng magandang layer ng ating float. So, ito naman ang ating panglimang layer, yung ginawa ko kanina na mango puree. So, ulitin lang ulit yung process. So, milk, then sunod yung crushed graham, at maglagay ulit ng mangga. Crushed graham ulit at yung pinaka-last ay yung ating milk mixture. Ilagay ito sa freezer overnight para kinabukasan, ready na siyang ibenta. So ano pang inaantay mo? Bumili ka na ng ingredients mo at gawin mo na rin ito. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin yung like button kung nagustuhan nyo yung video natin ito. And comment down below kung anong gusto nyo na gagawin natin sa susunod na video. Bye!